Magandang araw sa inyo mga kabonsoy, mga kaibigan na yan. Kumusta po kayo? Shoutout sa mga viewers po natin sa ibang bansa, sa mga OFW. Ayan, kumusta po kayo mga kaibigan? Mga kabonsoy. Sa video pong ito, ating ipapakita yung ating mga ginagawang bonsoy diyan sa may parting Dasmariñas City, Cavite, kay Sir Jaime Gangano. Ayan, tutok lang po at ating sasabihin kung magkano yung isang araw na bayad sa paggawa ng bonsai, mga kabonsai, mga kaibigan. Ayan, kalyo sa bonsai po yan na forest. Niripat din po natin, nilagay na po natin siya sa tamang paso. At syempre, meron na din po siyang moss, mga kaibigan, para ma-maintain yung moisture doon sa puno at hindi mag-erode yung mga buhangin na ating nilagay sa loob ng kanyang paso. Ayan mga bonsai, kalyos. Ito naman ay Argao Taiwan o prim na micropilia na nakatanim sa bato. Ayan, mamay bonsai lang po yan mga kabonsai. Ayan, workshop din po natin. Tanggal tayo ng mga hindi kailangan sanga. At naglagay din tayo ng bonsai wire. Ayan mga bonsai, Argao Taiwan o prim na micropilia. Yan na yung kinalabasan mga kabonsai ng ating ginawang bonsai ng ating winire. Ayan, yung kanyang top view. Yan naman mga kabonsai ay moss. Yan yung kadalasang ginagamit sa bonsai. Natural moss po yan mga kabonsai. Ayan, yan naman yung dalawang klase ng Picos Texas na tinatawag natin dito sa Pilipinas. Picos Salicaria at Picos Neripulia. Neripulia, mga kabonsai. Ayan, dalawang klase yung kanyang dahon kung inyong titignan. Patulis, na pahaba, na payat. Itong Picos Neripulia. Ayan mga kabonsai. Picos Neripulia. Meron tong common na pangalan na Picos Texas dito sa Pilipinas. Ito naman yung Picos Salicaria mga kabonsai. Ayan, kung papansinin po ninyo, iba yung kanyang dahon. Ayan, maganda rin yung bonsai material na to. Okay ang kanyang tronko. Okay yung kanyang pagka-twist. Ayan, ito naman po yung mulawin daga bonsai. May amoy po yung dahon nito mga kabonsai. Sorry mga kabonsai, mulawing pusa pala ito. Ayan, mulawing pusa. Ito naman po yung kalyos. Ayan, kalyos bonsai. Maganda po ito. Ayan, pwedeng pang-exhibit ito pagdating ng araw. Ayan mga kabonsai. Ang taba ng puno nito, mas mataba konti doon sa bote ng 1.5 na plastic bottle ng soft drinks. Ayan mga bonsai, kalyos bonsai. Iba't ibang klase ng bonsai wire po yung ating ginagamit dyan. Mayroong 3.5, may 2.5 mm. Ayan, mayroon ding 1.5 mm na aluminum bonsai wire.
arawan po tayo dito mga kabonsai, ha? Libre ang merienda sa umaga or almusal. Libre din yung tanghalian, meron din tayong merienda sa hapon. Ayan, doon po yung Kalyos bonsai ulit mga kabonsai. Ayan, sa sunod na pagkataon ito ay mareripat natin po yan. Dahil detalyado na yung kanyang itsura mga kabonsai. Ayan, konting panahon na lang din, pwede na itong exhibit. Ayan, kung may katanungan po kayo mga kabonsai, pwede po kayong mag-comments dito sa ating comment section at atin pong sasagutin. Ayan, marami pa po yung mga bonsai nating ayusin dyan at babalikan po natin yan mga kabonsai. Nasa halos sa isang taon na din tayo or isang taon mahigit tayong pupunta dito mga kabonsai para ayusin tong mga bonsai dito sa Dasmariñas City, Cavite. Ayan, yan naman po yung banyan. Ayan, Chinese banyan po yung nabalete. Medyo hindi maganda yung mga sanga nito dahil mas maliit yung kanyang puno kumpara dun sa mga sanga. Kaya pinag-isa na lang po natin. Ayan, tinalayan po natin ng mahigpit na mahigpit. Ayan, bibigyan ko rin po kayo ng update dyan mga kabonsai. Ito naman po yung kumquat. Ayan, kumquat bonsai. Ayan, maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. Paki-subscribe na lang din po sa mga hindi pa nakasubscribe mga kabonsai. Ayan, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.